sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Nakawurol po ang labi ng yumaong dating senador at AFP Chief Rodolfo Biazon. Mamayang alas 10 ng umaga naman, umpisahan ang public viewing sa labi ng dating senador. Si Noel Talakay sa detalye, Noel. Dayan, ngayon ang unang araw sa public viewing sa labi ng dating senador Rodolfo Biazon at sisimulan niya ito mamayang alas 6 ngayong umaga. Pero kahapon pa ng alas 3 ng hapon dumating ang kanyang labi dito sa Heritage Memorial Park, Taguig City. Inilaan sa mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ang unang gabi ng lamay para sa labi ni dating Senador Rodolfo Biazon. Sinimulan ang lamay pasado alas 7 kagabi sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Ngayong gabi dumaan ang AFP Chief of Staff natin, si General Centino. Dumaan din si Philippine Marine Commandant General Rojas, no? Chito Rojas. And some other senior military officers. Uumpisahan naman ang public viewing mamayang alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Magkakaroon din ng misa tuwing alas 7 ng gabi. Mananatili ang kanyang labi sa Heritage Park hanggang sa araw ng Linggo. Wala naman kaming naset na protocols, no? Open to the public. Of course, if you can wear a mask, it's better. Viewing will start on June 13, Tuesday, hanggang Sunday nandito sa Heritage Memorial Park. Sa Lunes, June 19, dadalhin naman ang labi ni Biazon sa Senado at Philippine Marines Headquarters. Kakaroon ng necrological service sa Senado. And then after that, that is Monday, June 19. And then in the afternoon, he will be transferred sa Bonifacio Naval Station, sa headquarters ng Philippine Marines, dun sa chapel nila, para mag-overnight doon. June 20 naman, dadalhin ang dating senador sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani. May pakiusap naman si Mayor Rufy Biazon sa publiko at supporters ng kanyang ama na bibisita sa labi at makikiisa sa libing. Welcome na bumisita ang mga supporters at mga nagmamahal kay General Biazon. And sa pagpunta, of course, yun nga lang ang aming parang advice, no? You just do the usual protocols. Sumakabilang buhay sa edad na 88 si dating senador at General Biazon nitong Lunes ng umaga dahil sa stage 4 lung cancer at pneumonia. Tumatak sa publiko ang hindi matatawarang paglilingkod niya sa bayan matapos magsilbi bilang miyembro at opisyal ng Armed Forces of the Philippines at manungkulan bilang senador at kongresista ng bansa. Dayan, so far sa mga oras na ito, may nakikita na rin akong mga malalapit na kaibigan na dumating dito ngayong umaga at yung iba sa kanila ay dati niyang katrabaho. Yan ang munang latest dito sa Heritage Memorial Park dito sa Taguig City. Balik sa'yo, Dayan. Tayo ay muli nakikiramay sa pamilya Biazon. Maraming salamat sa update, Noel Talakay.